Sabihin ko lang, mga kababayan ko, yung biro ko sa jet ski, sinabi ko yan, kampanya. Hindi pa ako presidente, hindi ko pa sigurado manalo ako. At yun is a tawagin hyperbole. Na imposible talaga na sa ngayon gamitin mo yung kita mo nga, karami na natuloy ng barko ng rumamit tuloy. Kaya ba tayo, we have a stand here and I want to state it here and now again that yung mga barko natin nandiyan ngayon sa Pag-asa o tsatsaan pa, we will not move an inch backward. Ayaw ko makipag-away nga sa China. Ayaw ko lahat. Iniulit ko, may utang na loob kami. Malaki. Malaki yung utang na loob. Buhay ang tinulong niya sa amin. Pero yung ano naman ang bayan namin, sana maintindihan ninyo. Kung hindi ninyo maintindihan, magkakaloon talaga kayo ng problema. But please understand us because these things are what's supposed to be done by any president of any self-respecting republic. Itong inhiningi nila, puro papel, tapos na ICC. Na nagbigay na ng desisyon, nanalo tayo. Ano pa papapil gusto niyo papuntahin ako doon sa... Kailan pa ba naging useful yung United Nations? Kayo-kayo lang dyan. Kayo kasi mga ano, puro papel kayo, puro teori. Hindi niyo alam kung gaano kahirap kung magpasubo ang Pilipinas. Hindi kayo kasanay kung ilan ang namatay na sa harap ninyo. Nandiyan kayo sa itaas eh. Kami dito sa baba, ilang beses, I have seen so many deaths in my lifetime that it maraming na nakita ko sa harap ko, sa kamay ko, bumba, nandiyan lahat. Nandiyan kami lahat sa baba noon. Alam namin gaano kahirap kung ito maging estupido ka. Really stupid. Wala akong ayaw kong insultuhin kayo. Anong tawag mo dyan? Saan? Ayun, meron ng... Wala na. Saan ako magpunta? To what by the United Nations? Please. Spare me di. Maging comedy lang ako dyan. So, ngayon, to continue would be the task of Secretary Roque. Eh, pasa ko na siya. Tapos na tayo sa pandemya. This is the second part. And just give us a brief, ano, maybe because nga pala, we have respectfully invited Senator Enrile to come here kasi hindi man ako pwedeng makalabas na mag-usap, pakinggan natin siya. Huwag na tayo, hindi na magsalita. Makikinig na ako sa kanya kasi siya yung, he was there right at the beginning. So sa kanya ako makinig kasi sa kanya ako bilib sa utak at pag-intindi nitong problema, itong ating West Philippine Sea. I give you Harry Roque. Okay?